MM, downtrend din, stay away. Uy, Alichi, ito pala oh. Ito pala, meron tayo mga ganito. Oh, uptrend. Op, looking for pullback ako ulit dito. 50MA, boom, nandun. So, looking for support. Pagka ganitong mga market, mas ano na ako eh, mas gusto kong nagbabuy on support na. Kasi hindi na susustain eh, walang follow up eh, yung mga breakouts. So, ayaw na natin ng mga ganun. So, sorry na lang doon sa mga buy on breakout traders ha, medyo hirap po yun sa ganitong klaseng market natin. Pero ito, lalagay ko rin to sa watchlist natin. So, I'm gonna click that. Yun. Hanap tayo ng support dito. Malapit ulit. Kahit sa 20 EMA lang. O yun o, humahabol naman yan. Mahabol naman yan. So, ano yung mga nakalagay sa ano natin? Alerts natin. Nasaan yung alerts? Watcher. Yun. Tatlo lang. Kamu nga naman ano. GSMI? Ay, teka lang. Hindi natin nalagay yung ASEN. Gusto natin yung ASEN. Gusto natin yung ASEN kasi breaking out to eh. If I'm gonna make this a weekly chart, oh, di ba? Medyo waiting for breakout tayo dito, na clear breakout. Hopefully mag-consolidate yung major resistance niya. That's an ATH eh. ATH yan, ATH. O tama, major resistance. O yun o. Hopefully, gusto natin yan. Paano ba ito ilagay sa watchlist? Ayun. Alerts. Yun. Apat lang. Gusto ko sana yung Bicor. Maganda sana yung Bicor eh. Kaso, masyadong manipis. LHC, ever. Ito nga, parang ano pa to eh. Hilo pa to eh. And GSMI. So GSMI lang pala ang na ano natin. Wilcon, sige, lagay na rin natin yung Wilcon para maging lima man lang. Ayoko. Ayoko. Ay, EMP pala. Very good, very good. Oo nga pala. Nakalimutan ko itong EMP. O, bigyan natin ng ano, bigyan natin ng isang bagsak si ano. Si John Owen. Ayan, yan, yan. EMP, gusto natin itong mga ganitong klaseng uptrends. Maganda yung ginagawa nitong EMP. Medyo mabilis, which is pasok sa ating ano, ano ba to? 5 years? Tingnan natin na. Ano ba yung EMP dati? Matatandaan nyo pa kung ano yung EMP dati? Tandway? TDY ba to dati? Tama ba? Hindi, TDY, LTG yun eh. Tama ba? Sino nakakatanda ng EMP dati? So, ilagay din natin to. Yung iba nag-i-speculate na naman kasi emperador, bear months na naman ano. Lagay ko rin itong EMP. And of course, yung nakalimutan natin, Converge. Yan. Exciting? Actually, hindi exciting. Hindi masyadong exciting. Hindi masyadong exciting ano. Pero wala, ganun talaga. Monde. Tingnan natin yung Monde. Actually, hindi ko pa na-trade. Promising pala ang Monde, ano, after IPO. Alam mo, na-realize ko parang yung mga IPO pa lang yung mga pwedeng maging play, ano? Successful pala yung mga IPOs. Converge. Itong Monde, pwede to. Pwede to. Gusto natin to. Buy on breakout lang to. Buy on breakout. Monde Nissin. O, diba? Kahit pa paano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tech W.
Hindi ka pa rin tina-trade. Paano ba natin tina-trade tong ganito? Lalagay tayo lang ano, midpoint lang ano, para makita lang natin yung possible na ano range siya. Kasi nagkaroon ng pullback dito eh. Karoon pullback after nitong ano na to. So I'm expecting another pwedeng dito, meron tayong maliit na range dito. Dito. Around here. Maximum. So kung mag-react to at magkaroon ng ano, doon ako papasok. Yun, at least meron na tayong trading plan. Tingnan muna natin yung range. Around here, siguro papunta rito. O 11%, pwede na. 11 to 20%. O pwede na, sige. So that's the plan, ano? That's the plan, guys. Mag-react to. And then magkaroon ng pullback again. Saka tayo papasok dun sa buwelo dito. With an opportunity for a trend following play. Pero I'm expecting this to consolidate some more. Ayun yung context ng plano. Why? Because ginawa niya to. Itong mga ganitong klaseng moves. Sabi ko nga sa inyo, ito 100% move to in just 1, 2, 3, 4, 4 days. 100% in just 4 days. So I'm expecting this to consolidate some more. Ito ODR yung tawag dito eh. This is an ODR. One day reversal. So after hitting this, nag-reverse and then nagkaroon ng sellers. So tingnan natin kung magkakaroon ng higher base.